Yun, and we're live, sir. And magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers na nanonood sa P2E News, sa page ko, Master Kamote. At magandang gabi at lalo na sa Twitch, sa mga nanonood sa atin sa Twitch, sa P2E News, magandang gabi. At ito na ang pinakanihintay nyo. Diba? For almost a week, diba? The man itself, mga kaibigan, si Sir Kuko. Ayan, palakpaan naman natin, mga kaibigan. And Sir Kuko on the house. Good evening, sir. Good evening po. Ayan. Again, sir, kanina ko ba sinasabi? Thank you po. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa akin, sir. Ayan. Good evening po. Oy, good evening. Kamusta, mga ayan. Kamote? Ayan, mga kamakamote ka, ang mga Axie fam. Diba? Magandang gabi, magandang gabi. Ayan na, dami nanonood sa atin. Hello po sa mga nanonood sa atin sa aking page, 64 viewers. Hello po sa 217 from the P2E News. And shout out to my manager, Sir Corugleton. Thank you very much, sir, for allowing me to cross-stream on my page, on the P2E News, and also on the Twitch. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat, guys. Sir, baka may gusto kayong batiin or mga pasalamatan bago tayo mag-start. Kamusta mga Sandugang, mga Axie family, Axie Philippines community, and sa lahat ng mga kamote na viewers natin ngayong gabi, maraming yeah. Salamat for tuning in, salamat din sa pag-invite, at hopefully makatulong yung discussion natin ngayong gabi. Yes, excited na ako. Ayan. Thank you very much, sir. Maraming salamat din again sa pagpapa-unlock. At ito po, mga kaibigan, no? Huwag na nating patagalin pa, umpisa na natin. Actually, meron akong mga set of questions, sir, na itatanong po sa inyo, no? At I think ito yung mga importanteng dapat malaman ng mga nanonood sa atin na siguro yung ibang videos na napanood nyo kay Sir Kuko, yung mga guides, no? Pero ito medyo deeper ng konti tsaka insider. Meron nga akong tinanggal dito pero natawa na lang siya anina, eh. Sabi ko, hindi ko na lang di itatanong. Diba? Ito na, sir. For the first question po, ayan, good evening sa mga sa atin. Hello po kay Madam Ayo, sa aking mga Axie fam in ang Team Puyat. Ayan, mga nagpupuyat hanggang alas 3 sa madaling araw. Ayan, the first question, sir, ayan. When and how did you started this industry? Kailan ba kayo, sir, nag-start? Kasi ang alam ko, sir, no, nag-start yung Axie Infinity kasi nag-research din ako 2018 pa. So it is around 3 years na po, no? Sobrang tagal na pala na itong Axie Infinity. Yeah, mag-going 4 years na siya. I started August 29 last year, 2020. Nabasa ko yung isang article sa isang blockchain events group. Yes po. Tapos na-interest ako kasi Filipinos earning from playing a game. Eh yung during that time, naghahanap ako ng way para ma-distract yung sarili ko sa business and stress and uncertainties na nangyayari sa atin. Kasi during that time, August na yun, di ba? Wala pang klaro. March, nag-lockdown. ECQ pa rin yun, sir. April, May, ECQ pa rin yun. So, hindi mo alam eh. Sobrang daming uncertainty. So, para at least, naisip ko na maghanap ng distraction. Na iwasan yung iniisip ng mga negative, di ba? Yes, dahil, of course. Siyempre, akala natin, wala na pag-asa. Ano yung mangyayari? Negosyo, sarado. Marami akong mga flights na cancel, marami akong mga trips na cancel. Bago ang mag-venture, sir, sa Axie Infinity, ano po ba yung work niyo before? Pwede bang malaman, sir? Ano ako eh? Pilot? Hindi. Madalas ako mag-travel because I'm a business consultant. So, by profession, I do trainings and consultancy. Kaya medyo kung medyo napapansin niyo kayo. Na-observe sa mga videos. Oo nga eh. Sabi ko parang nagte-training ako sa mga business seminars, ha. Totoo yan, sir. Totoo yan. Sabi ko parang ganito yung napunta akong ilang seminar sa sa may kinalaman sa mga business, sabi ko. Pero ang galing kasi the breakdown talaga tsaka nanarrow down ano yung goal mo talaga doon. Ano nga yung focus mo, 'di ba? Yes. Ano nga yung focus mo? Ayun. So, answer, sige po. Ayun, nabasa ko yung article and then immediately kasi 2017 pa lang meron na akong holdings ng Ethereum talaga. Oh, I see. Oo nga, yun ata yung sa yung friend natin na nag-introduce sa iyo. Yan, yung pinagkakaabalahan namin before was yung mining, nag-explore kami. Yan, lalo na siya na. Oo nga eh. Talagang sobrang laki ng operation sila. Pero actually, yung 2017, sir, si Ken din yung nag-introduce sa akin yan na baka gusto ko mag-mining. So, marami na itulong sa akin talaga yan. Kaso, sabi ko, siguro dahil busy talaga ako, no, hindi ko siya nabigyan ng time. Sabi ko, hindi ko nabigyan ng focus talaga. Pero, ayun nga, siguro pangatlong beses na to na nilaan, talagang sabi ko, this time, di na siguro.
Ayun po. Sige po, sir. So, yun. Bumili ako ng first two axes ko sa marketplace. Mga magkano kaya? Nasa video yun, ha? Nasa video yun. Mm. Yung mga price na yun, mga sa $25 pa lang. 0.058 mga time. Mm. Sa akin, para sa akin kasi, mura yun dahil magkano ko lang naman nabili yung Ethereum at that time. Oo, baba. Sobrang baba nun, sir. Sobrang mura na. Okay, sabi ko, magkano lang naman mababawa sa akin. Mm, pero yung valuation at that time, nasa siguro around 3,000, 4,000 peso. Mm. At that time. So sabi ko, walang mawawala, tinry ko lang. Hindi ko pa naunawaan talaga yung NFT na fungible. Mm. Pero dahil meron akong background about cryptocurrency, blockchain, inaral ko siya. And then, nakuha ako yung konsepto. Tapos, bumili ako, actually, 27 yan eh. August 27, nabasa ang article. After 2 days, bumili ako ng first axis ko. Tapos, bumili ako ng SLP sa Uniswap. Mm. August 29. So nag-post ako sa Facebook about it. Sabi ko, pwede ba ako magpa-guide kasi bumili ako ng dalawang aksi tsaka bumili ako SLP para i-breed kasi kailangan ng tatlo eh. Oo nga, tama sir, para makalaban eh. Opo. So all I thought, yung ginawa ko na yun talaga naman is mali dahil nga hindi ko inaral yung battle, yung gameplay. So yes. From my experience na biglang nag-jump into it dahil nga curious as feeling ko naman walang mawawala sa akin. It led to something na kumbaga parang blessing in disguise kasi nagkaroon ng Uniswap airdrop. Yung airdrop na yon, ang cost niya ngayon, ang value niya ngayon is almost 600,000 pesos. Ooh, sarap. Airdrop na yon. Kaya yung mga nag-axi before at nagpapapalit ng SLP sa Uniswap. Yes. Halos lahat na nag-axi before nakakuha ng airdrop na yon. Sobrang laking tulong dun sa mga nag-axi. Sobra, sir. And from the money that I got from that airdrop, sa pagpa-farm, nire-invest ko siya into Axie Infinity. Bumili ako ng mga axies, nag-breed ako ng paunti-unti, nag-explore. Kasi sabi ko, kung gagawa ako ng mga guides, dapat ako mismo na-experience ko siya. Tama. Para ma-share ko yung knowledge, information na natutunan ko. Yes, opo. Not because I'm an expert. So, lagi kong disclaimer, hindi ako expert. Yung sinishare ko is my experience. Kung meron kayo natututunan about it, edi good. Kung wala naman, edi maraming ibang content creators that can share valuable information aside from me. Siguro na-adapt ko sir dun sa mga videos nyo na sinasabi ko rin unknowingly na sinasabi ko dun sa stream yun na hindi rin ako expert. Kumbaga yung experience ko din mula nung nag-uumpisa ako naglaro na mag-grind para syempre to return SLP talaga, no? Kaya nga sabi ko, kung hindi ko alam, pwede nyo naman sabihin sa akin, comment down below, tapos basahin natin, discuss natin. Ayun. Siguro hindi ko na itatanong sir yung pangalawang tanong kasi ang pangalawang tanong natin dito is can you tell a brief story on early days of influencing this game? Kasi nandun na tayo sa part na kinikwenta nyo nga naman sir eh. Sige sir, kung may dadagdag pa po kayo dun sa mga unang mga month. I decided to create a video tutorial kasi simple lang naman ang goal ko nun eh. Gusto ko, pag tinanong ako ng mga kaibigan ko, gusto ko, hindi na ako paulit-ulit na nag-explain. Gusto ko, panoorin nyo na lang yan kung may matutunan kayo. Tsaka hindi ko ina-expect na magiging ganyan yan ngayon na meron 53,000 na yata ngayon subscribers. Ang goal ko lang talaga dyan, kita mo naman yung mga editing yan, hindi pa nga Sunday, yung mga Sunday tag mo dun eh. Naalala ko, August yung video mo eh. Yung about sa breeding. Hindi ko pa rin alam, no? Kasi bago lang din ako sa content creation, streamer. Ang goal ko lang talaga is yung makapag-provide ng information sa mga gusto magsimula ng Axie Infinity para hindi na sila mahirapan. Tulad ko na walang guides, walang information na available, binabasa lang, English pa. Paano mo kung gusto mong mapalaganap yung opportunity sa ibang tao na makapaglaro din sila habang kumikita, edi sana maganda kung maipaliwanag sa kanila ng nauunawaan nila. So, yun yung pinaka-purpose ko nung pag-create ng videos. Tama, sir. Kasi yun din yung, sir, siguro yun din sa mga nakita ko din, na nahirapan din ako na
naiintindihan yung iba kasi wala rin mag-guide sa akin. Buta nila ngayon, blessing in disguise again. Tapos lahat simula nung in-offer niya sa akin nung May po ah, May ako unang naging scholar. Supposedly dapat scholar pero ano kan. Kaso ako yung nahiya kasi nung time na yon hindi ko pa talaga naiintindihan tsaka naaaral ng gusto. So on the second day, nag-message siya sa akin na, "Boy, pasensya na no. Babawiin namin yung account." Sabi ko, "Sige, boy, walang problema, nahihiya din ako kasi hindi ko man lang na-hit yung quota." Kasi hindi ko pa naiintindihan. Sabi ko, aaralin ko muna. And then, ayan, dumating din si Pito Inyo, si, sa tulong ni Sir Corwilton. Ayan, nag-post siya. Actually, ano guys, di sa pagmamalaki. Pero dalawang beses lang ako nag-interact sa Pito Inyo. Hindi ako nagmamalaki sa inyo. Siguro sobrang, ito na yung nilaan na blessing talaga. Tawad kay Sir Kuko, diba? Nagbaka sakali siya na, nabaka sakali, diba? Ako, gano'n lang ako, nag-share ako isang beses na baka pwede ako maging scholar. Tapos nag-comment ako. Yun lang ginawa ko po. Nag-comment ako doon na naghahanap siya ng streamer na baka pwede mag-stream. Tapos yun po, yung ginawa ko, nag-stream ako. Nice. Tapos dini-im niya ako. Personal account niya na dini-im niya ako na sabi niya, I'm from P2News, I'm the advertiser. Tapos ayun. Kasi ani, parang siguro hindi dun sa hype. Siguro ako, Real Talk Gaming TV na naman ako dito. Hindi, siguro dahil wala akong work noon that time and I'm planning na mag-apply ng iba't ibang work aside from streaming kasi hindi pa kaya talaga actually nang na-earn ko si streaming yung kikitain ko. So, yung pwedeng pang daily lives ko. So, sabi ko, edi ano, hanap ako ng iba bang way aside from streaming. Hanap ako ng ibang way. Tapos, ayun po.